So guys, ito naman tayo sa topic na standard ng pag-handover ng timon. Yung nasa timon ngayon sa barko, ang sasabihin niya, change man on the wheel, heading 251, wheel amidship. Sasabihin niya yung kung saan nakatutok yung rudder amidship, yung heading 250. Halimbawa, change man on the wheel, heading 250, wheel amidship. And then ikaw naman, ikaw yung karelyebo, ikaw yung mag-handover. Hahawakan mo ngayon yung wheel. Then magre-report ka na new man on the wheel, heading 250, wheel amidship. Yun yung tamang standard. And then pag execution ng command, magko-command yung official mo na starboard 10. Ang sagot mo doon ay starboard 10, and then execute mo yung command. And then tingnan mo doon sa indicator kung andun na ako nasa rudder 10. Doon sa rudder indicator, makikita mo yan sa harap mo. Kapag ka nandun na yun sa rudder indicator, ang sagot mo doon, rudder starboard 10 now, sir. And then, may command naman na starboard 30. Starboard 30, sir. Ulit mo yung sabihin niya. And then, execute. Starboard 30. Ilagay mo sa starboard 30. Pakanan. And then, pagka na starboard 30 na, i-command, i-repeat mo sa kanya, sa official mo na, rudder starboard 20 now, sir. And then, sumunod is port 5, sir. Lipat mo naman yung timon, pakaliwa, port 5. And then, pagka sa rudder indicator, ando na, ang sabihin mo na ngayon, rudder port 5 now, sir. Guys, ganun yung standard ng execution, ng exchange, ng para ma-inform mo, bakit mo inuulit, bakit ba natin laging dapat inuulit yung command? Kasi, ibig sabihin, confirmation na naintindihan natin clearly yung sinabi ng officer natin, guys. Yun. And then, may command dyan na steady as she goes. Steady as she goes. Halimbawa, ang sabi sa'yo, port 5, sir. Lagay mo. Rather, port 5 now, sir. And then, magsabi siya ng steady as she goes. Steady as she goes, sir. Sabihin, steady as she goes, yun lang. Huwag mong babaguhin yung timon. Yun lang. Wala kang babaguhin kung hindi yung timon lang. Kung ano yung tinutumbok na nun, yun lang yun. Kaya yun yung steady as she goes. And then, midship, ibig sabihin, gitna ng barko yun. Gitna ng isa-sentro mo yung rudder mo. Lipat mo naman yung timon ngayon sa midship. And then, report ka ngayon, sir, rather amidship now, sir. And then may command din na nothing to port, ibig sabihin nun wala kang timon, wala kang ilalagay na sa port, wala kang dapat itimon sa port. Meron din nothing to starboard, ibig sabihin steady ka lang, wala kang ilalagay sa starboard. Yun yung proper execution, guys. And then meron din command na east to 10. Halimbawa, nandun ka sa starboard 30, command starboard 30, sir. Tingin ka sa rudder indicator, starboard 30 now, sir. And then magko-command sila na east to 5. Ibig sabihin, babawasan mo yung angle ng rudder. East to 5, ilalagay mo yung rudder mo sa 5 degree. East to 5. Ilalagay mo ngayon. Ngayon, nakita mo na sa rudder 5 degree na ang iyong timon. Ang sabihin mo na ngayon is rudder 5 degree, rudder on 5 degree now, sir. I'm sorry. Rather on starboard 5 now, sir. Yun, guys. Hindi yun ibig sabihin na east.
is to 5, ibig sabihin, ilalagay mo yung rudder mo sa 5 degree. Hindi mo mabawasan na from starboard 30 is to 5, gagawin mong 25. Mali yun, guys. Mali yun. Hindi yun yung tama. Ang tama talaga is to 5. Ibig sabihin, ibabawasan mo yung angulo ng rudder mo, ilalagay mo ngayon sa rudder 5. Rudder 5 now, sir. And then, ang sumunod naman, guys, na execution is, meron naman tayong execution na hard starboard. Hard starboard means, sasagadin mo yung timon. Isasagad mo yung timon, ulitin mo yung command, sagad na yung timon, tingin ka sa rudder indicator. Rudder hard starboard now, sir. Okay, hard port, sir. Ulitin mo yung command. And then, execute the command. And then, mag-report. Tingnan sa rudder indicator. Sagad na. Ang sabihin mo, rudder hard port now, sir. Yun, guys. Yun na yung mga execution sa timon. Sana, guys, nakatulong tong vlog ito sa inyo, guys. Sana patuloy tayo mag-subscribe. And, hindi po ako galit, guys. Talaga malakas lang boss ko kasi wala akong mic, guys. Kaya, sana, mag-aral tayo, guys, para madali tayo matanggap sa mga shipping companies. Kasi ikaw, binibenta mo yung sarili mo. Ano ba yung kaya mong i-offer sa market, guys? Maraming salamat sa inyo, guys. Sana nakatulong tong vlog nito sa mga aspiring cadets na gusto makasakay ng barko. Maraming salamat, guys, and God bless, and regards to all.